Napaka-essential na ngayon ng standing desk. Karamihan kasi sa atin ngayon ay madalas na nakaupo na lang sa kani-kanilang mga gaming setup o hindi kaya ay work from home kagaya ko at matagal na nakaupo. Karamihan pa sa mga standing desk na meron tayo ngayon at mga kilalang brand ay medyo may kamahalan. So para sa video natin ngayon, re-reviewin natin itong pinadala sa atin ni Loop Alloy ang kanilang kauna-unahang standing desk. So ito yung kanilang Loop Alloy table lifter kung tawagin na nagkakahalaga ng 9,000 pesos. At titingnan natin kung sulit ba ito for its price. So bago tayo magsimula, make sure to subscribe para updated kayo at hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bago kong videos. Isa sa magandang features ni Loop Alloy ay yung kanyang tabletop. So itong tabletop niya ay laminated at isang buo siya. Take note, isang buo siya, hindi siya kagaya ng ibang standing desk na makikita nyo sa Shopee or sa Green Hills na hiwa-hiwalay yung tabletop niya. Yung kapal naman itong tabletop nila ay 2 cm. Hindi man ganun kakapal pero hindi naman siya cheap. At yung table na to ay siksik, hindi kagaya ng ibang mga laminated wood na medyo malambot yung loob. Yung variant na meron tayo dito ngayon ay may size na 60 cm to 120 cm na color black. Meron din silang ibang kulay kagaya ng base wood, dark wood at light wood. So para naman sa height adjustment ni Loop Alloy, ang pinakamababang height na kaya nitong abutin ay 72 cm at ang pinakamataas naman niya ay 118 cm. So itong gamit ko ngayon ay nasa 105 cm. Super smooth at tahimik din yung pag-adjust ng height. Yun nga lang, single motor to, so medyo may kabagalan kumpara sa dual motor at medyo may konting ingay pero tolerable naman. Kaya nito ang up to 154 pounds or 70 kilos, which is not bad considering na mabibigat yung mga gaming PCs
at gaming monitors na meron ngayon sa market. At kayang-kaya niya yun, lalo na itong gaming PC ko na to. Kayang-kaya niya yung isang monitor at yung full-size mid-tower gaming PC. Yung quality ng legs niya ay super solid at super bigat, lalo na nung time na inassemble ko dahil puro metal siya. And take note, makapal yung ginamit na metal dito para doon sa base ng table ni Loop Alloy. Meron din itong intelligent touchpad para sa controls niya. Yung letter S niya ay ginagamit para ma-set yung details doon sa mga preset buttons niya. Meron din itong tatlong preset button at up and down button. So sa preset niya, para ma-set niyo yung desired height niyo, ang gawin niyo lang ay kunin niyo muna manually yung height ng table gamit yung arrow keys. Once na nakaset na siya, halimbawa 105 cm, i-click niyo lang yung letter S or set button. At once na mag-blink siya, i-click niyo lang naman yung number para sa preset option niya. At ayan, nakaset na yung mismong height. Anytime pwede na niyong i-adjust yung height ng isang pindot lang kung gusto niyo na nakaupo or nakatayo. Quality wise, wala naman ako masasabing problema dito kay Loop Alloy sa loob ng isang buwan na paggamit ko. Nung time na inassemble ko tong table na to, super bigat talaga niya at puro metal siya. Isa pa sa nagustuhan ko dito is yung stable at smooth nung pag-angat niya. Hindi gaya nung ibang nakita kong demo doon sa Green Hills na medyo wobbly siya kahit wala namang nakapatong sa ibabaw habang umaangat yung table. Dito super smooth siya kahit nakalagay na yung mismong gaming setup ko. Isa din na pwede ko masuggest sa inyo ay pwede nyo itong gawing movable at lagyan ng wheels itong table na to dahil yung fit na included dito ay ini-screw lang siya. Siyempre titingnan nyo kung kapareho yung screw size nung kukunin yung wheels. At syempre, isa pang tip dito ay need nyong iayos or need nyo ng matinding cable management dito para sa table na to. Maglagay kayo ng allowance, lalo na sa pag-angat ng table na to, para hindi mahugot yung mga cables na nasa likod, lalo na kapag umaangat yung mismong mesa. So make sure na bigyan nyo ng room ng haba yung mga cables nyo sa desired height na madalas nyong ginagamit para hindi mahugot or magkaroon ng problema dun sa saksakan. So para sa standing desk ni Loop Alloy, I can say na highly recommended siya, lalong-lalo na sa mga taong naghahanap ng budget option para sa standing desk pero hindi ganun kamahal. Sulit na yung 9,000 mo dito for a stable and quality standing desk, lalo na kung yung mga option na nakikita natin sa Shopee at Green Hills ay kita nyo naman hiwa-hiwala yung tabletop. Kesa naman na magtipid ka at kunin mo yung tig 5,000 to 7,000 sa Shopee or Green Hills na mauga at prone sa hassle dahil na rin sa tabletop niyang hiwa-hiwalay at hindi rin stable yung body para lang makamura. Nakita ko na yun in person at hindi ko nagustuhan dahil na rin sa cheap ng quality nung time na nagka-canvas ako para sa standing desk ko din. All in all, kung ang concern niyo is ingay ng motor niya, hindi naman siya ganun kaingay, tolerable naman. Kayang-kaya niya yung PC setup ko although medyo may kabagalan dahil nga single motor lang siya. Pero affordable pa rin naman siya at yung quality naman niya ay hindi tinipid. And that's it para sa review ng Loop Alloy Standing Desk. Maraming salamat kay Loop Alloy para sa opportunity na ma-review yung kanilang standing desk. At kung meron na kayo nitong Loop Alloy Standing Desk, comment nyo naman kung ano ang na-experience nyo dito sa table na to or kung satisfied ba kayo sa comment section. Hanggang sa susunod, may mga ilang Loop Alloy products pa tayong re-reviewin. Make sure to subscribe and hanggang sa susunod, paalam.